problema ko. Kabag, bloating, heartburn, impacho, iba't iba. Pero siyempre, kung matindi sintomas, punta tayo sa gastroenterologist nyo. Ito kasi, usually, mas gusto ko natural remedy dito. Kasi pabalik-balik itong mga sakit na to. Tsaka halos na-try ko na, ang dami ko ng tableta na nainom dati dito eh. Parang, para sa akin ah, kasi hindi ko naman mainom yung mga tablets for life. Tsaka may side effect din yung mga tableta. Puro natural remedy ginagamit ko. Kasi ang problema ko dito sa kabag ko, irritable bowel syndrome yung akin eh. For several years, actually parang 20 years na to nararamdaman ko. So, isang problema muna, kabag. Puro mahangin, malaki lagi ang tiyan, di ba? Mahirap ang pakiramdam. So, maraming technique. Actually, dito, tinuturo na agad ang technique. Eh. Hot water, pwede. Di ba? Exercise, mamaya, tuturo ko sa inyo. Paano yung exercise para lumabas yung kabag? Ano, mahangin ang tiyan. Okay? So, merong mga bagay na iiwasan. Tuturo natin mga iiwasan. Pag kumakain kayo, syempre, dapat dahan-dahan ang kain. Pag mabilis ang kain, eh, ako, misa mabilis kumain, mas mabilis sumakit ang tiyan, indigestion, at kabag. Okay? Sigarilyo, hindi rin maganda. Alak, hindi rin maganda. Spicy foods, hindi rin maganda. Okay? Other causes, yung iba sa gatas. Yung iba okay sa gatas, yung iba hindi okay sa gatas. Lalo na kung meron kang lactose intolerant. Yan o. Pag irritable bowel, ganun din makabag. Okay, minsan masakit ang tiyan, minsan constipated, minsan nagtatae, at mahapdi siya. Parang cramping din sa tiyan mo. Ano pa mga iiwasan? Soft drinks. Makabag din yung soft drinks. Kape, depende sa inyo, pero sa akin, pag kape, maano rin sa tiyan. So, yung mga citrus fruits, di ba? Healthy naman siya. Healthy ang orange, healthy pineapple, healthy ang lemon, calamansi. Pero pag walang laman ng tiyan, maasim na tiyan mo, parang nakakabag ka na, naimpacho ka na, tapos kakain ka agad ng pinya, ilang piraso, baka humapdi tiyan mo. Masyado maanghang, maraming sili, baka mahirapan din ang tiyan mo. Okay? So, dapat dahan-dahan din yung kain. Tapos pagkakain, dapat naglalakad-lakad. Pag naglalakad-lakad, tapos gumagalaw ang tiyan natin, mas gumagalaw ang tiyan, mas nauutot, mas regular ang dumi, mas maganda. Kasi naiipot nga yung hangin sa tiyan natin, naiipon siya. Tapos pag acidic, ganun din. Pag may GERD ka, parang punong-puno yung tiyan mo. Isa pa, mga oily foods, babawasan natin. Ano ba oily? Mga prito, fried rice, oily, di ba? Kanin lang, oily na. O minsan sa plato, maraming mantika. O mga bulalo, minsan very oily. Pag kumain tayo sa restaurant, nararamdaman natin sa labi natin, di ba? Masarap, pero ang oily, ang salty. Kaya, matagal sa tiyan yon. Pag oily foods, fast food, matagal sa tiyan, mas nai-impacho ka, mas parang punong-puno lagi. Mas nahihirapan ka huminga. Kasi nga, pag oily foods, matagal manatili sa tiyan. Meron din pagkain na nakakagas. May mga gulay, lettuce. Depende sa inyo. Okay, ito nga. Beans, depende sa inyo. Iba, nagagas. Pero healthy kasi siya. So, sa tamang dami lang. Carbonated drink, sigarilyo, chewing gum. Pwede magkakabag din siya. So, dapat dahan-dahan lang ang kain. Maganda, may lakad, may exercise para gumagalaw ang tiyan. Tapos yung kain, huwag din sobra dami. Kasi pag sobra dami ang kinain natin, naparami yung kain natin, mag-i-impacho din yan eh. Actually, itong mga symptoms na to, halos sama-sama lahat yan eh. Minsan, heartburn ako, maasim. Minsan, makabag ako. Minsan, mahapdi, parang humihilabant yan. Isa pa, salita ng salita. Diba? Kung meron kang kausap, mabuti ko ang kwentuhan nyo, chismis. Kung chismis ang kwentuhan nyo, baka relax ka naman eh, baka hindi ka kabagin. Pero kung may kaaway ka, may presentation, nai-stress ka sa boss mo, nagsasalita ka, kakabagin ka, lalaki ang tiyan mo. Tsaka pag kinabag ang tiyan, ang problema dyan,
may ipit ang tiyan mo. So, masakit sa tiyan, masakit yung muscle sa likod, parang ang laki-laki ng tiyan, mahirap po. Kaya maganda nga, maluwag yung pantalon nyo. Para sa bahay kayo, dapat maluwag para hindi na lalo maipit. Tapos sa mga overweight, malaki na ang tiyan, mataba na, may bilbil na, tapos kabag pa, lalong sisikip eh. Kaya dapat mas payat tayo. Mas payat, kahit may kabag, mas kakayanin. Simple carbs, actually, mga noodles, kahit instant noodles, eh, mas kalmado yung tiyan. Kasi hot water siya. Hot water, hindi ko sinabi healthy ang noodles, ha. Pero ang point is, basta mainit, carbohydrates lang, ano, noodle o ano, mas kalmado ang tiyan. Ito lang nga, maasim. Ingat tayo. Dito, tignan nyo lang kung okay sa inyo yogurt or hindi. Ako, saging gusto ko. Saging pang ulcer, pang gastritis, pwede yan saging. Ito, mga healthy foods. Ito, mga exercise. Ito, ginagawa ko. Pag sobra ng kabag, di ba? Sobra ng sakit, lalo na sa hapon, sa gabi, hinihiga ko siya. So, hinihiga, iniipit-ipit ko. Hindi naman kailangan ganyan. Pwede isang paa muna, kabilang paa, tapos kakaliwa ka konti dito. Ang point lang dito, yung hangin sa tiyan, parang iniikot-ikot mo. Para gumalaw siya mula sa small intestine, pumunta siya sa large intestine. Kasi bawat ikot mo, tumataas yung hangin eh. So, mapapansin mo yan ha. 10, 15 minutes, 30 minutes, higa ka, ikot-ikot. Kahit iba't iba, side, gitna, dapa. Minsan, parang naka-Arab pose, ganyan. So, pag ikot-ikot mo, magugulat ka na lang. Mamaya, uutot ka na ng uutot. Pag, pwede to, cut and camera. Pag umutot ka na ng marami, baka madumi ka pa, yun ang pinakamaganda. Lalabas na yung kabag. Kaya nga, hindi nga pwede constipated ka eh. Kasi pag constipated ka, nagtitibi ka, di lalo na ipon yung dumi. Sabay pa yung hangin. Ano danger sign sa kabag? Ang danger sign sa kabag, kung matagal na, pa-check na lang. Di ba? Wala nang mas bawal. Kung may dugo, bawal din yan sa dumi. Kung namamayat, nagsusuka, ibang usapan yan. Okay. Pero sa akin kasi, irritable bowel. Ang irritable bowel syndrome, napakatagal na na sintomas. Parang ilang years na, puro kabag, puro ganyan, wala naman makita ang doktor. Irritable bowel syndrome is stress-related. Eh. Stress-related, related sa depression, related sa mental health. So, yan mainly yung kabag. Ito naman, para sa impacho. Halos ganun din yan eh. Sa impacho, ganun din. So, nai-impacho ka kasi mahangin o mabilis ang kain mo. Hot water pa rin. Yung pinakamainit na tubig or chamomile tea, mas kalmado ang tiyan usually sa hot. Ano, hot water better than cold water. Pag maasim, lalo na kung may ulcer ka, nangangasim, after meals na lang. Okay, kung kakain ka ng pinya, pa nakakain ka na. Kasi pag uunahin mo yung maasim, orange juice na maasim, walang laman ng tiyan. Alak, walang laman ng tiyan. Eh, baka sumakit ang tiyan natin, di ba? Acidic pa rin kasi siya. Although healthy siya. Kasi ito, mga chips. Chips, cornix, tacos. Ako, mahilig ako dati, Mexican food. Nung bata pa ako. Pero ngayon, ako, bawal na bawal ako sa Mexican food. Mga burrito, tacos, salsa. Mexican food, masarap siya. Meron siyang mga spices na kakaiba. Yung spices niya, pagkakain ko, after 1 hour, talaga, kulo na talaga, tiyan ko. Kulo ng kulo, napakasakit kasi nga, spicy eh. Okay? Hindi sana yung tiyan natin sa ganun. Ang gusto ng tiyan natin, kanin lang, hindi fried rice, kanin, tsaka ulam na sabaw, simple lang. Yun ang gusto. Ito pa mga iwasan, ayan o. Alcohol, soft drinks, chocolate. Mahilig ako sa chocolate, kahit dark chocolate, healthy. Pero pansin ko, pag kumain kayo ng chocolate, marami-rami, nakaka-ano rin, impacho at nakaka-gird din siya. O nakaka-gird, hapdi din siya sa tiyan. Prito, fast food. Home remedies, chamomile tea. Pwede ang chamomile tea, hot pack. Tapos sa gabi, misa binabalot ko sa unan. Mas mainit, mas kalmado. Tapos maluwag lang ang pantulog.
Luya pwede, wag lang masyado matapang. Saging pwede. Manok ito mas okay, basta wag lang mamantika at saka konting gulay. Huwag hihiga agad, okay? Pagkakain, huwag hihiga kasi pag humiga agad tayo, maha-heartburn naman tayo. More tubig, more exercise, tapos nag-exercise, gagalaw-galaw. Mga bagay pa ito, loose clothing. Yan. Manage your weight, sinabi ko, di ba? Huwag magpapakataba. Sa mga buntis, mas nakakabag sila. Paano malaking baby? Eh? Naiipitan yan eh. So, yan din yung point ko. Tapos, ang paglalakad may tulong. Actually, ang lakad, napakaganda eh. Walking exercise, good for digestion, good for sleep, pampababa ng blood sugar, maganda sa varicose, maganda sa blood circulation. Kaya lakad-lakad, stretching-stretching, at bawas stress. Kasi pag marami tayong stress na iniisip, iniisip lang natin, sasakit na yung katawan natin, more arthritis at more kabag. Pero syempre, pag pupunta kayo sa doktor, merong mga gamot yan. Okay? Gastroenterology, syempre, pag acidic o ulcer, may bibigay na anti-ulcer. Kabag, may anti-kabag. Pero sa experience ko, I think makikita nyo rin, itong mga gamot, pang temporary lang. Baka may inom mo dalawa, tatlo, pero pagkaraan ng ilang linggo, ilang buwan, di mo naman pwede inumin for life eh. Kaya subukan natin itong mga natural remedies na tinuro ko. Salamat po.